Lalo yung resiklan ulit. Yung mga, yung mga ginagawa nyo katatawaran dati, Kuya Nulet, yung mga kuan. Yung mga dalaga-dalaga na kayo, kasi barkadahan kayo dito eh. Siyempre sila ate. Na-assign kasi ako sa Manila, nagtrabaho din ako sa Manila. So nung lumipat kay Lai sa Tirapura, palagi siyang tumatawag sa akin. Kuya, libre ka ba? Puntahan mo ako dito, punta ako doon. Tambay-tambay lang, kahit anong makikita namin, ginagawa namin ng kwento. Halimbawa, may dadaan na tao, ayan, pupunta siya ng ano, ganyan. So nagkukwentuhan lang kami. Kaya nga minsan, may mga ipapakilala si Carla sa amin. Tapos kami lang dalawa magtatawanan, andyan yung grupo. Tataka sila, tatanong, ayan, parang kayo lang nagkakaintindihan na. Yung parang ganun. Kaya masaya, minsan tumawag to, sabi niya, kuya, punta mo ako dito. Sabi ko, bakit? Wala akong pera. Sabi niya, pautang muna, kuya. Eh, tama-tama yung mga racket ako dati. So, artista na siya nun, ha? Oo. Minsan talaga may mga araw talaga. Hindi naman ganun kakuan din. Sabi kuya, pahiram mo ng pera. Sige, meron akong 2,000 dito. So, huwag mo nang hiram. Bigay ko lang. Hindi, kuya, babayaran ko yan. Nung binalik niya sa akin, bigay niya 4,000. Tumubo. Kaya parang iniisip-isip ko, pag may pera ko, papautang ko talaga sa pera. Para tumubo. Pero Kuya Nulet, kasi talagang si Kuya Nulet talaga siya sa mga close friends ni Ate Cars, kasi pinakilala niya sa amin eh. Nagkinukwento niya sa amin, nakasama natin sa Boracay si Kuya Nulet. Yes. Kuya Nulet, gaano ka nagpapasalamat kay Ma'am si Cars? Kasi nung talagang umusbong siya, talagang hindi kayo nakalimutan. Yun na nga eh, parang hindi ko ma-express kung paano o basta. Siguro, pag napapasalamat kami, alam naman ni Carla eh, na taos puso talaga. Kumbaga, higit pa sa kapatid ang turing ko sa kanya eh. At saka yung turing niya rin sa akin, higit pa sa kapatid. Walang question. Ang dami nga nagtatanong, uy, magano kayo ni Carla? Sabi ko, wala lang, kaibigan lang. Akala namin magpinsan kayo. Itaw niyo naman sa mukha. Magpinsan ba kami? Ayun, di ba? Ikaw talaga ang sunshine ng mga kaibigan mo dito sa Tacloban. Kaya naman ngayon, hindi ko kaya mukha talaga. I'm the day. Kaya naman ngayon, pahingin naman ng cheque. Siyempre si Ate Wig, gusto hindi. Kasi siyempre nalaman na namin kay Kuya, Kuya Nulet. Ate Wig, ano naman yung nagawa ni Ma'am Shikar sa talagang may impact talaga sa'yo na hindi mo makakalimutan? Impact! Kahit anong magkalimutan na lahat, wag lang sa Ma'am Shikar. Hindi, yung Yolanda, after talaga nung Yolanda, siya kasi yung, masomo. Ano ba yung hindi na makakakwento? Yung una kong tinawagan nung dumating ako ng Cebu after 5 days nung lumuwas kami. Sabi ko, Lai, hanap mo ako ng kondo. Kasi madaming luluwas eh, ng mga kaibigan, tsaka relative. Sabi ko, kailangan may tuluyan kami. Mm-hmm. Tapos so, siya, hindi, wag na. Nagpahiram siya. Walang question. Talaga, wala. Na dapat pamarisan talaga din ng lahat. Ang si Ma'am siya kasi napakamakatao talaga nito. Tsaka alam, ang nakakatawa talaga nito, alam niya na nangangailangan ka. May ganun siya. So kahit na hindi mo sinasabi sa kanya, makita, sige ito. Ganun nga tayo. May power siyang ganun. Minsan tatawagin niya ka, sasabi niya, ano kailangan natin? Problema tayo? Wala. Pero alam niya meron ka eh. Nung nagsimula pala ako mag-DJ, kahit di ka magsabi, sabihin niya, anong kailangan? May bayad na yung kuryente niyo, yung ganyan. Biko, alam, Miss Carla, sa inyo po ba napupunta yung bill na? Pero si Ma'am Shikars, mayroon talaga siyang ganyan. Doon ko kasi in-address. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Para maging updated kayo sa magandang buhay. For more videos, just click the I button.